As you can see, nakikita ko na yung mga laman ng aking Android data. Hello, what's up guys? So, welcome back to our YouTube channel. And for today's video, ay tuturuan ko naman kayo guys kung paano nga ba natin ma-access yung Android data ng Android 11 version sa inyong mga cellphone. So, if you are on Android 11 version, and itong video na ito ay para sa iyo. So, before we start, make sure na subscribe ka and hit the notification bell para lagi tayong updated sa ating mga videos. Okay guys, let's start. So on this video ay gagamit lang tayo ng isang application na which is downloadable sa Play Store, kaya lang meron ka nga lang 30 days trial. So punta tayo kay Play Store and then hanapin nyo guys yung application na si Solid File or Solid Explorer File Manager. So ito siya guys, na-download ko na. And yung gamit ko guys is Pro version which is unlimited. So lalagay ko guys yung link na itong aking application. Just download and install this on your Android 11 phone. And pwedeng-pwede nyo na guys i-access yung Android data folder sa inyong cellphone. So kapag na-download nyo na guys yung ating application, na nandyan yung download link sa ating description or sa comment section. Kailangan lang natin guys ng pang-extract na downloadable din sa Play Store. So, it can be Z-Archiver or WinRAR. So, mas prefer ko yung WinRAR. So, ito yung ginagamit ko guys. And ang gagawin nyo lang is after nyo guys ma-download si WinRAR. Okay, buksan lang natin si WinRAR. Yan. So, dismiss, and then hanapin mo guys kung saan mo man nilagay yung ating dinownload. So, by default, nasa ating download folder siya. Ayan. And for example, ito siya. Ayan, lagyan nyo ng check, and then click nyo tong icon na nasa taas para ma-extract. So, click natin, and then click OK. Wala nang babaguhin. Since na-extract ko na, and install ko na, cancel ko na lang. So, after guys ma-extract, makikita nyo na APK, pwede nyo i-click, and then install. So, buksan natin guys si Solid Explorer File Manager. So first thing is makikita mo ganito, just click on allow. Ayan guys. So na-access niya na yung storage mo. So papakita ko sa inyo guys kung paano nga ba natin i-access yung Android data folder. Sa natin 'yan and then sa natin si data. So papakita dito guys na kailangan pa niya ng permission. So ang gagawin mo lang is i-click mo yung grant. Ayan. Okay? So balik tayo Android, or pwede naman guys lahat na to. So use this folder, so click nyo lang itong baba. Yan, lahat na lang natin para maalaw natin lahat ng access sa storage na hindi mo ma-access sa normal na file manager mo. Okay, so kung makikita mo guys nasa Android data folder tayo. So balik tayo guys, mapata sa inyo data, internal memory, and then Android data. Okay, so nag-load siya, and as you can see, nakikita ko na yung mga laman ng aking Android data. So, mapapansin nyo guys, sa normal na file explorer nyo, file manager, hindi nyo guys na-access yung Android data. So, okay, so na-access natin lahat, kahit yung laman. Okay, nakikita natin. Yan. Okay, so, kota example, yung may laman. Okay. Ayan. Okay guys, so kung ito nyo na-access ko lahat sa Android data. So, punta tayo sa normal file manager. Ayan guys. So, my files, internal storage, and then Android data. So, kung makita nyo guys, no file. So, yan guys yung naging update ng Android 11 which is nirestrict niya yung pag-access ng Android data folder sa Android 11 devices. So, yun lang guys. Simple guys. Download yun lang yung ating application nandyan sa download link. Pro version na siya, unlimited, and sulit na sulit yun guys. So, yun lang guys yung ating video for today. Sana naman nakatulong ako sa inyo, and if I already helped you, please pakipress naman yung like button and subscribe ka naman and hit the notification bell para lagi tayong updated sa ating mga video. So yun lang guys yung ating video for today. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye for now.